Oh, PowerPoint mode muna tayo ngayon. Yung iba sa inyo familiar na. Napanood na ng iba sa inyo yung dalawang naunang kwentong Chamba ko. It's back. One Great Tale of Chamba. Nakwento ko na kung paano ako sinuwerte makilala ng immigration officer dahil nakikinig siya ng mga kanta namin. Kaya ako nakalipad abroad for the first time. Papuntang Singapore yon. Nakwento ko na rin kung paano nangyari na dahil lang maaga ako sa venue, ay nayaya ako mag-Canada ng gitarista ng UDD o yung dating Up Dharma Down. Magpapatuloy yan. Actually, mas madali nang ipagpatuloy yan dahil medyo gwapo na ang travel history ko. This time, sa kwento na to, niyaya nila ako mag-Amerika. Wow! Sabi ko, hapit na naman ang oras. Bukas na ang interview sa US Embassy at wala pa rin ang mga papeles na pinadala ko mula sa hometown ko sa Mindanao. Anyari? Kaya tinatawagan ko yung kumpanya na nagpadala at sabi nila na deliver na daw. So, ibig sabihin may tumanggap. Investigador mode ako. 10 PM na yan. Sarado na ang mga outlet ng padalahan. At kung sino mang iimbestigahan ko, sana ay hindi patulog. Nagbakasakali lang ako. Lumabas ako ng bahay at nagpunta sa sarado ng karinderya ni Ate Rose. Nagtanong lang ako kung may nakita ba silang delivery kanina. At parang meron nga daw. Nanlaki ang aking mga mata at umandar ang mga instrumento sa katawan ko. Parang si Ed Kaluwag lang. Nararamdaman ko ang presensya ng mga papeles. Nasa paligid lang. Kalaunan, natuntun ko ang isa naming kapitbahay. Kinatok ko at tinanong kung nasa kanya ba ang hinahanap ko. And what do you know? Nasa kanya nga. Nasanay na lang siya tumanggap ng mga delivery dahil nasanay na rin yung mga border sa taas na sa kanya mag-pick up. Fast forward tayo. Nakalipad ako ng Amerika. Ang weird pa rin ang pakiramdam. I'm not supposed to be here. Hindi naman ako mayaman, hindi rin nurse o seaman. Pero I'll take it. Nakita ko ang California, Washington DC, New York at nakanood ako ng aktwal na NBA game. First time ang lahat. Ginaman ko pa ng documentary ang biyahe na yan. Tinawag kong Pacifica ang docu. Kaya yan din magdamag ang header picture ng Facebook page natin. Rewind lang tayo ng konti. Alam mo kung ano nakakatawa? Noong in-interview ako sa US Embassy, hindi naman pala kailangan yung mga papeles na pinaghahanap ko. Ay. Oh well, that's my one great tale of Chamba for today. Nasa description ang link ng docu.